Ayun, magandang umaga. Dito tayo ngayon sa ano, papasok ng Expressway 61. Magano tayo, magsisinwo district tayo sa Yongwan Fishing Harbor. Dito lang daan natin sa ano, Expressway 61 kasi tabi siya ng highway. 35 kilometers na papunta ron. Tapos siguro mga 2 oras nandun na tayo. Tayo sa may taas ng ano, lagay ko na sa ano ko, chesty ko yung GoPro para tuloy-tuloy na padjak. Bali na ako 20 minutes sa tayo kung mapadjak na 6 kilometers na mula rin sa pinanggalingin natin kanina. Nabutan pa ng stoplight. Sakit tayo rito sa taas. Dila yung biyahe natin dito papunta rin. Medyo mahaba-haba rito. Tapos dito puro ganito kung ano. Baka pagpa-uwi dito tayo sa kabila. Dito tayo dadaan. Para hindi nakakabagot. Pero mas mahaba yata doon ng konti. Siguro mga papadyakin natin mga isa't kilati pa. Kasi naka 33 minutes na tayo. 2 oras maximum na yun. Mga isa't kilati oras pa. Guanyin district na tayo. Daming truck. Mamaya ako na check yung ano sa Google Map kasi alam ko dyan sa may ano Datan power plant magre-reroute tayo dyan. Baka kasi may ginagawa pa rin kalsado dyan sa gilid yung daanan ng papunta ron. Tingnan natin mamaya o pwedeng diretso na lang ng Expressway 61. Kapisado ko pa naman kasi yung kalsada. Mamaya pag hindi na, tsaka gagamitin yung mapa. Siguro mga isang oras na lang. Medyo malapit-lapit na. Wala namang ganong gear ron. Wala tayo ako na akitin ngayon. Nandiyan lang dun yung tulay. Tapos yung fishing harbor mismo. Madalas yung tuwan din kasi yung mga nagbabike pag dito sila dumadaan. Kaya na-discover ko yun nung huli na minturan. Para naambun doon, naulan, tagtayo na. Kailan ko rin ito, kakaanan tayo dyan. Kailan ko kumanan, kasi ganun din naman, dyan din naman nalabas nun.
Ewan ko sa Google Map, ba't dyan pinapadaan? Sa kanon kanina ron. At dyan din naman ang lusot nun eh. Malapit na lang pala eh. 39 minutes na lang eh. 13 kilometers. Diretso lang, diretso na to. Ginamit ko na yung mapa. Malapit na tayo sa may lilikuan sa may ano eh. Check natin kung sarado pa rin yung kalsada. Kung pwedeng diretso na lang. Buti lumiwanag ng konti. Kanina, dilim. Ayan, 36 minutes na lang. Malapit na. Talagang pagdating doon sa power plant, pinapakanan ka talaga eh. Pero dati din naretso ko yan. Nung hindi ako makadaan doon sa loob nung ano. Mamaya tingnan natin. Yun, yun pinapakanan tayo dito. Ado sa isa. Pero pwede naman diretso kasi may sign siya ng ano, cycling route. Ayan, ito. Hindi pwede rito. Pwede ka na ano, pinapakanan kasi tayo lagi rito. Ito ang kalsada na yan. Kahit di ka na pala lumiko doon sa ano, maraming windmill tsaka sa tabi ng dagat. Diretso lang. Five minutes pa. Labit-labit na. Diretso na lang to. Ang ganda. Alam ko na susunod. Pag ano diretso na lang. Pero okay din duman to. Maganda rin ang view ron eh. Nasa paliko-liko ko nga lang. Ito, isang diretso. Sigit sa oras. Ah, ito pa ito. Dati nung dumaan ako dito, tanghaling tapat. Mga launa, mag-alas dos, grabe init. Sa lakas ng hangin doon sa kabila. Ngayon, okay pa yan niya, headwind niya. Mamaya tingnan natin doon sa kabila kung papahirapan tayo pumadyak. Ah, ito ata yun yung kakanan ko eh. Tama, ito pa rin. Hindi pa rin siya, ano, sarado kasi yung kalsado. Kailangan kumanan ka. Saka yan, labi ko yung mga nanagbay kanina, kumanan din sigurado. Ah, may daan doon. Diretso pala pwede. Ah, ito pala. Pala ako, sarado na yun. Nasa ano na tayo? Shinmu District na tayo. Lapit na. Lapit na rin malobat yung ano, GoPro. Sakto siguro pag nandun tayo mamamatay yung GoPro. Drop
pagpawid na natakot sa kabila dumaan dito. Para kung umulan man, makakasilong tayo. Tsaka may mga 7-11 tayo may hintuan. Sige tol, dito highway. Malapit naman na, 5 minutes na lang. Buti malapit na. Kanan tayo dito. Ayun yung tuloy. Diretso lang tayo. Dito ba may empty pa. Nandito na tayo. Dito na tayo. Sa Yongan Fishing Harbor. Ayan, dito na tayo sa Yongan Fishing Port. Tingnan niya. Nakalimutan ko pala ng spare na battery ng GoPro. Kasi mamaya pupunta tayo ron sa may tulay. Picture lang tayo sa dito. Medyo konti pa yung tao. Hindi pala may 7-11 pala ron. Buti ako yung ng cellphone ko. Hindi rin lobot yung cellphone. Yung tulay na Ganda yung paggabi. May ilaw yan. Kasi ito yung palengke. Your destination is on the left. Yan, nakakita tayo. Iniwala natin yung bike doon. Mabilis lang naman. Nakakita tayo rito. Sana kung mabuhat ko pala yung bike dito. Ganda pala sa taas. Okay. May iwanang baterya pa ng GoPro. Ba? Hindi gumagana. Hindi ka sanay sa cellphone. Ayun ba? Nagitawang pa. Ayun, ganyan daga. Ganda rin, no? Ayun ba? Nakikita ba? Okay naman ang panahon. Nakakauwi tayo, hindi mababasa ng ulan. Sana. Kasi dalawang oras din ang biyahe pabalik. Mahirap pag cellphone, daw sanay. Wala naman yung mga ito, ganun din. Yung kabila ng tulay. Sana pala yung nakita. Hindi yung hangin yung lamig niya, sakto lang. Hindi kasi pumadyak tayo kaya nainitan tayo. Ay, mababa na tayo. Nakapit pa rin ang buk.
tayo. Balindahan ko dun ulit kasi para medyo malapit na. Tsaka hindi na ako makakapa ng dadaanan. Medyo okay naman ang panahon kung hindi naman uulan. Dalawang oras din ang biyahe pa uwi. 35 kilometers dyan. Baka 7 ka rin tayo ngayong araw. Okay na rin yun. Hirap mag cellphone. Hindi ko kabisado. Parang laki. Tutok na tutok sa mukha ko. Ayan. Dalingan na. Batsi na tayo. Ito na. Nasa biyahe na tayo pa uwi. Ngayon din. 1 hour and 42 minutes pa. Nagbibiyahe na ako. Dito ako dumaan sa gilid ng Expressway 61. Para makapag-video tayo. Ang hirap mag-cellphone. Hindi ko inaasama. Iwan ko yung baterya nung ano. Yung spare battery ng GoPro niya. Ano. Ayun yung Expressway 61. Dito tayo sa gilid ng van. Pero doon din ang lusot natin mamaya. Ayun, sa kabila. Pwede rin dito. So yan, dito na tayo sa ano, Expressway 61. 30 kilometers pa. 1 hour and 40 minutes pa biyahe. Ayun, dito ko natatapusin yung vlog. Papasalamat ako sa mga nakasubscribe, mga nagla-like, mga nanonood ng videos ko, mga nagko-comment yun. Thank you. Ayun, dito tayo galing tayo sa may ano, Shinmu District. Sa may Yongan Fishing Harbor. Dito ko natatapusin yung vlog. Salamat sa mga nanonood.